today's video, huwag todo takaroon sa pagkuha o passport sa mga first-timer niya. O, para inyuhan niya, tanawan niya doon mo man. So, first thing to do niyo yung simong i-prepare is ang imuhang kaugalingon. Woo! Baka na sa'yo. Ang imuhang kaugalingon. Bitaw, magtarong ta. Ang kailangan mong i-prepare, primero pa lang, is ang valid ID. So, dapat na kay isa ka valid ID man lang. Swerte ganit mo karon kay 2023 na. Isa na lang ka valid ID ang kailangan. So, last year gani, since 2020, dapat duha ka valid ID ang kailangan sa mga new applicant para sa passport. Pero karon gi-wave na, gihin mo na lang isa, at least isa ka primary ID. Nalang ko i-klaro ko na, primary ID, dilit tong PhilHealth o TIN. Kaya na sila mga secondary na sila. Dito na sila valid, kaya dalit na silang ma-fake, dalit na silang ma-basta, dalit na silang ma-fabricate. So, ang di pangayaw sa DPA karon is ang valid ID nga primary. For example, sa primary is ang postal ID. Imagine na siya pinaka-primary. Pero karon nga, nahuman naman ang national ID, di ba? So, muna po dyan sa karon may pinaka-primary primary ID ang national ID. So, sad to say, ang uban, wala pa man naabot. So, kailangan lang ninyo buhato, dismato sa inyong LGU or local inyong municipality. Mangayo lang mo copy o sa inyong temporary ID sa national ID. Kana, valid na siya. Kamulay bahala o pag-palaminate. Then, after sa ID, kailangan ko ninyo ang confirmation sa booking. Moton, nangan to sa salon sa PDF ang application na sa online appointment. Kung wala to siya, dili mong kasulod sa DMA. So, mag-print po mo sa inyong mga requirements, dapat ang inyong gamiton sa pag-print na bond paper is katong A4 size ragyog nga bond paper. Dili mo magpata ka o gamit nga long, kaya di na siya required sa DPA, dili ka pa na siya dawaton. So, the best thing to do is mapalo lang sa rules and policy. So, akong laro ko na, balik ko na ako. Ang kailangan is isa na lang ka valid ID, basta primary. For example, sa primary, driver's license, postal, national ID, PRC ID, UMED, o pag-ibig, sa pa ba? Voters ID. Ang voter certification dili na pwede ha. So kailangan nato buhaton is katulad yung mga primary ID ang kailangan. Napuno na siya sa link sa website sa Google sa DPA. I-google ninyo ang dap.gov.ph na to ang mga list sa mga required na IDs. So after sa ID is ang PSA birth certificate. So, kailangan inyong PSA birth certificate, inyong i-check daan kung wala mong error or wala mga typo error like gender, bis mga male ka, na yung female, or wala ba kayo surname, or nabay wrong spelling sa inyong PSA. Dapat inyo nang i-correct daan, dapat awesome din mo siya, kahit dili din na siya ma-approve sa DFA. So, guys, mawag na inyong timanan ha, dapat i-check nyo tanan inyong requirements, kahit dili na ordinary na ID ang ato ang yan, passport na siya. So, kailangan sakto ang atong mga documents. O, ang last na itong requirements is ang PSE Marriage Certificate. Kung kasado na ka, para ma-subsad ninyo inyong status sa inyong passport. So, guys, akong balik ko ng tulo ka requirements ha. Isa ka bang ID, appointment, o PSE Birth Certificate. So, kung dili mo ganun maklaro yung birth certificate, pinaka the best ninyo nga buhat na is dalhon ninyo ang inyong local library katong green. Di ba na may green nga sa una pagka-restorato, mo to siya dalhon mo para ma-verify sa mga staff nga ikaw, dyan, legit dyan nga ikaw ang nag-apply. Okay? So, kuha ninyo. So, napaday last eh. Magdala mong PSA marriage certificate kung kasado na mo ha. Okay? Unta, makatabang inyo karon sa pagkuha niyo sa passport labi na sa Cebu kay limited na gid ang flat sa Cebu. Kung nga mo yung mga concerns o mga problema o tana, i-comment lang ha sa ubos o ay kalimti pag-subscribe. Thank you. Unta, nakatabang inyo tanan. Thank you.